Napansin ha? Lamig ka, Kuncho? Ha? Lamig ka? Wala na si Tita Inday, nakauwi na. Wala na lalambing sa iyo kundi kami. Ha? Day ka Inday, bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Tomorrow pa talaga? See you next week. Next year? See you after 3 years. Si Kapanalig, makikita niyo. Hubad na hubad pa. Nakikita talaga yung pamatsuhan, oh. Kailangan natin bumiyahi, eh. Kanin ito? Sa inyo. Hirap na kasi pag magutom kayo dito, eh. Well, diba? Malalahanin ka talaga ngayon, na. Panibasa pa uwi na. Naalala tayo, daddy. Magandang hapon mga kadede, welcome na naman po kayo sa aking panibagong vlog. At ngayon nga pong hapon mga kadede, pupunta tayo ng Tamayo dahil umuwi nga ako kanina dito sa bahay. At ang sabi ni Paring Kautol, madaling araw daw sila uuwi dahil ulan dyan ang ulan kanina. Pero ngayon nagchat naman sa akin na nagagayak na raw sila dahil tumila na ngayong ating ulan, no? At kaya pupunta tayo ng Ilaya dahil mawawalan niya ng tao, alis sila, alis si Daddy Ooms, alis si Kapanalig, tsaka si Kautod, si Kainday. Siyempre, ako na naman matitira doon sa Kubo, kaya kailangan natin puntahan at ayusin natin yung mga may iwan nila. Papunta na nga tayo ng Kubo. Samahan niyo ako pagpunta ng Kubo mga kadidit. Ngayon niya mga kadidit, nandito na tayo sa Tamayo at siyempre, tababa na tayo ng Kubo. At yan, nakikita niyo, madulas po yung ating dinadaanan. Pupuntahan niya natin si Nakapanalig dahil gagayak nga sila at pauwi na sila ng Lipa para bukas maaga sila makakabiyahe papunta ng Iloilo. At hindi nga tayo nakasama mga kadidit dahil birthday nga ng ina, kinakailangan na andito ako. Siyempre, alam nyo naman, gusto ng pamilya namin mga kapatid ko, sama-sama kami dahil birthday nga na aming magulang. Nag-iisang magulang dahil yung tatay nga maaga pang sumakabilang buhay. Kaya ngayon, habang nandito yung inay, siyempre, kinakailangan natin alagaan yung mga mahal sa buhay. Sa lahat ng mga viewers natin dyan, kaya naman, may mga ina rin, mahalin po natin yung ating magulang na nasa ganun. Ay ba, bagamat sila'y patanda na ng patanda, hindi naman maiiwasan, nasa kamatayan din ang punta ng ating mga magulang. Kaya ipadama natin sa kanila yung ating pagmamahal habang siya ay malakas pa. Kaya lang po masasabi ko sa lahat ng viewers natin, mahalin po natin ang ating magulang. At ngayon mga kadilit, nandito na tayo sa Kubo at siyempre gayak na sila. Yan, gayak na ang kanilang gamit papuntang Iloilo at Jessica Inday. Na, wow, may karangalang Gunisha. Kanin ito? Sa inyo. Hirap na kasi pag magutom kayo dito, eh. Well, diba? Malalahanin ka talaga ngayon na panibasa pa uwi na. Naalala tayo daddy. Diba sa pauwi na? Ganyan talaga? Bakit nakaganyo? Ganyan? Bakit sakit niya? Sakit yung igla. Mawala ka. Sa mundalahin nila, oh. Sa sako. Yung nga, dami, oh. Ito pa. Ito pa. Hmm? At yan nga kahanda na. Yan, oh. Ano yung nasa sakong yun? Magamit. Bakit yung malaking ito hindi pa dinala? Binignarilaang naman. Ha? Yun, oh. Kung ang sobrang laki, kung medyo maliit-liit lang yan, didala ko na yan. Time check lang po tayo mga kadidot ng oras po natin ito. Pigito na ng hapon at ngayon nga, nagsaing tayo. Yes. Yan, may sinaing na tayo. At si Kapanalig, makikita ninyo, hubad na hubad pa, nakikita talaga yung pamatsuhan, oh. Kailangan natin bumiyahi, eh. Makakalis ba talaga kayo na ulang yan? Ewan ko nga, eh. Parang gana ng panahon, eh. O, tingnan mo yung baba, oh. Kita-kita yung pugs. Yung? Ang baba, oh. Pag-pag. Oo. Kapal, eh. Ano, tol? Sugurin na natin yan. At yan si Daddy. Siyempre, may iwan kami dito ni Daddy. Ba't may yung ano mo? At ito, dala-dala ni Kainday yung kanyang mga teddy bear. At parang kautol, puro mapurma na. Sir, type mo lang. Pagtitingnan natin yung ating nilulutong langgunisa. At yan, kulo ng kulo ang langgunisa. Siya naming uulawin Daddy mamaya. Ah, wags. At nakikita nyo naman ang pugs ng ating paligid, oh. Palibot ng pugs, oh. Tama sa biyahe namin, oh. Tama-tama. So, sumin nyo talaga yung ganyan? Oo, no change kami. Kasi mag-ayos pa ng ano, eh.
mga gamit kong sa bahay. Okay lang naman may ano naman may harang. Bago may harang. Hikip. Eh paring kapanalig may harang din eh. Laki. Meron siya. Malaking harang niya eh. Buong kalawakan. Okay, si Kainday. Kamusta natin, Kainday? Kainday, anong pakiramdam ng uuwi na? Wala! Okay lang! Hindi ka masaya at uuwi na? Okay lang, uuwi at hindi. Lang. Ah, ganun pala. Walang pagbabago. Pero mag, lalo kang excited pag uuwi kaysa pabalik. Ano ka talaga? Pa-uwiin o hindi? Muwi ka na? Wala namang traffic. Alright mga kadidiyat niya, nandito na kami sa taas at yan nakalagay niya ni paring kautol yung mga gamit ni Kainday sa Ruby Tricycle at si paring kautol nag-aisla ng trapal niya dahil baka mabasara ang kanyang itlog si paring kapanalig na ando na oh nakamato na handang-handa na wow parang hindi nasakit ang paa kung maka-aisla si Kainday, Kainday bye bye see you tomorrow tomorrow pa talaga see you next week next year see you after 3 years. Hindi kaya lang magbabasa yan. Hindi yan. Paalam babasa dyan. Alright mga kadidi, dahil naubos nga yung aming tanke doon at kumuha muna akong tanke dito. Sabi nga rin kapanalig, kumuha raw at ilista sa kanya. At ngayon naman ito yung tanke. Pasan natin panalim. Kahit matibos yung daan. Kaya wala kami. Yeah! Ito at naladalan natin yung tangke. Tababa na nga tayo kahit na ulan kailangan natin bumaba dahil si Daddy Ohms wala siya kasama dun. Ito, bababa na tayo dalan natin yung tangke. Makakuha na kukuhan ito na it. Tara, let's go. Bumaba na nga tayo. Yan ang ulan pa rin ng ulan. Pero kahit na ulan, kailangan natin bumaba. Sana po mga kadidit, hindi ako tataas kanina. Kaya lang ako tumaas. Inihating niya sina kapanalig dahil maraming dala si Kainday ng mga bag. Kaya nagpahatid siya kapataas. At yung tsinilas niya iniwan pa rin dito at pinadadala sa akin sa baba. Sigurado naman si Inday, babalik pa rin yun dahil marami siya naiwang gamit dito sa kubo. At ito nga yung chinilas niya. Oh. Iniwan at nadalik pa rin niya pababa. Yan. Pababa na nga tayo. At mapapansin niyo yung daan natin, napakadulas. Sari na dito, si kapanalig, sinundo pa rin parin kautol. Dahil madulas nga. Pagapa yung paa niya, kaya hindi siya makadaan sa gatong madulas. Kaya ang ginawa ni paring kautol, sinundo na siya. Dahil nasa baba pala si paring kapanalig, nahingi na ng tulong. Ay hindi ko na matulungan dahil mabigat din niya yung dala ko. Kaya sabi ko paring kautol, siya na sumundo. Ayan, pasinundo na siya. Ayan, madulas. Kailangan natin magdandaan. Oh, let's go. Takbo. Yan! Oh, dulas! Grabe, dulas talaga ang ating daan. Pero pag ito naman mga kadiditi na pinita na, yan, maganda nito. Sigurado, kaya na ng ating motor babain to. Pero, meron pa rin kinakailangan doon repairin. Dahil pag dumaan tayo sa side yung mga tuntungan ng ating motor sa pader. Pag sumayad naman yung sa pader, experience tayo matumba kaya kinakailangan natin paluangin pa rin. Dadaan sa ganito kinakailangan pagandandahan. Makikita nyo pa ako putik na putik na. Kailangan natin magmadali. Piprito pa nga tayo ng longganisa na inilaga ko lamang kanina. Tara na, malapit na tayo. Yan, tara na, tara na. Malapit na tayo mga kadidit.
Yan. Pero ang ganda na niya, oh, mga kadidit, oh. Ito ang part na sinasabi ko na kinakailangan natin paluang dahil nasa idyan ng motor. At plano nga namin ni Daddy yung bukas, pag hindi uulan, ito ang gagawin namin bukas. Naggagawa kami dati yung subukas ng daan, pag hindi umulan, nagtila na siya. Pakadulas na naman kadito dito. Pero kaya natin to, sanay naman tayo dito sa bundok. Ang nahihirapan lang po dito sa ganito, yung hindi sanay sa bundok, kaya sila nahihirapan ang pagbaba sa madulas. Tingnan natin kung anong gagawa ng dati yung yun, narinig ko. Natutot na. Ayan o. Para may kasama si Daddy. Ah. Ah. Ang dulas. Daddy, pasuyo. Ah. Bigat naman. Oh. Bigat. Grabe, ang bigat. Ito nga yun, eh. Oh, at nandito nga tayo mga kadidit sa Kubo. At hanggang ngayon niya mga kandidit, hindi pa rin natigil yung ulan. At nakalis na nga siya nakapanalig, natira kami dito ni Daddy Ums. Daddy Ums nandito nakahiga. At maya maya nga po tayong papatukan ng manok. Pag yung timilatila dahil basa na po yung jacket natin. Wala naman tayong baong damit dito. Dahil ang alam ko sa umaga pa yung alis nila. Dahil kat nga nakautol na sa umaga kami aalis. Ah, sa umaga sila aalis. Pero nagkasundo siguro kanina na umalis na rin niya yung kahit na ulan. Dahil bukas nga siguro maaga silang pupunta ng pier. Alright, sa bakas nagkailaw na rin at ngayon nga kami kakain ni Daddy ng hapunan. At nandiyan yeah. Si Daddy nakain. Solo kami. Kami talaga naiiwan. At kami lang dalawa po ni Daddy naiwan dito sa Kubo at nakain po tayo. Kain po tayo mga kadidi. At maya maya pagkatapos namin kumain matutulog na kami ni Daddy. At tinatamad na kumanood ng TV dahil sabi ni Daddy, ang panonoodin daw namin yung napupugot ang katawa. Sabi ko, hindi ko alam yung password. Horror. Eh gabi pa naman, kami lang dalawa ni Daddy. Takot pa ako sa ganung horror. Sabi ko, hindi ko alam password. Kaya hindi kami manonood, matutulog na lang kami. At nakatapos na nga akong kumain at si Daddy mo siya nakain pa rin. Siyempre mga kadidit, palangan yung sabayan akong pagkain dahil mabilis akong kumain. Kaya pag sinabayan nyo ako ng pagkain, sigurado hindi kayo makakalasa ng kain. Good morning mga kadidit, welcome naman kayo sa aking YouTube channel at balikarugtong lang po itong vlog ko kahapon. At yan nga umaga na naman at yan madaling pa rin yung ating kalangitan at mukhang hindi pa naalis yung bagyo dito sa ating bangsa. At si naparing kautol, hindi natin alam kung nakaalis na kaya sa lipa or natutulog pa. At ngayon punta lang tayo sa baba para patayin natin yung ilaw dito at si Daddy Ums naman tulog pa, nandun pa sa Kubo. At sa shoutout po pula sa malakas na tugtog doon sa kabila. At yan ang mga manok natin, habulan makapansin nyo. Maya maya ko yung patutukain. Pagkain natin ang manok sa baba. Kulang na. Pagkain natin ang ating alagang manok. At yan, napansin nyo naman. Sigala na yung ating mga manok. Get out sa tugtugan at yan pagalagala yung ating manok. Doon natin patutakay sa loob ng kural. Kruk ya! Kruk! O diba? Ang dami, sunod-sunod sila o. Kruk! Nangalagaw na o. Kruk ya! Kruk! Tayo dito para patukayin yung ating alagang manok.
Tabi kayo, tabi, tabi. Alis kayo, nakaw. Hindi tayo makakapagpatuka, ayaw kong padaanin. Okay, pinapansin nyo, ayaw kong padaanin, oh. Yan. Yung ating manok may itlog dun, oh. Tatlong itlog, tapos yung isa susulok, isa doon. Hindi ba nga gawin yung manok natin, pinakalang as natin ito. Tubig na to at yun na lamang yung kanilang painom. Tingnan natin ating patuka. Tabi kayo, tabi, tabi! Ay, hindi kayo malalagyan. Lapas nyo naman mga tabi. Palakas nyo naman kumukha, oh. Paggabi ang iba dito na hapon. Yan, haya lang namin itong bukas. Shout out pala kay Sir Robert Enriquez. Ito po yung binili yung patuka at pinatutukan na natin niya sa manok. Yung mga pangagaw sila, oh. So, pwede naman nabangan dito. Kaya, mga kadilit, hindi ako malay. Isa pa sa dahilan, itong mga manok natin ito, maiiwanan. Siyempre, magtatagal sila doon. Dahil pagkagaling nila ng Iloilo, stranded pa rin sila sa lipa. Hindi nga sila makakapunta dito sa Tamayo dahil nilang may usong sakit nga yung baboy doon. Siyempre, alam nga silang pumunta dito. Baka malalinan pa yung mga alaga nilang baboy. Kaya hindi sila makapunta muna dito. Kaya mag-i-stranded muna sila doon sa lipa. Nasabugo natin yung inahin. Kasi yung inahin nasa labas ay pumasok. Alright, at tapos na natin. Ito kayo, nagtataas nga tayo dahil nagkakape pa nga tayo. Ngayon isang araw, naubusan kami ng gasol at kaya si parang kautol kumuha nito. Sana magkakahon na lang kami. Kaya lang, sabi ni parang kapanalig na kumuha na raw ng tangke sa taas at ilista sa kanya. Bahala na raw kami mag-usap sa pag nagbabayar na pagkasahod. Siyempre, gano'n naman talaga kami, ambag-ambag sa mga gastos dito sa Kubo. Kaya kung anong wala, kukuha lang kay Ate Rosie. Kaya maraming salamat kay Ate Rosie. At bukas yung tindahan niya, anumang oras, basta kumuha kami. Bago na binabayar nyo, pag yung sahura na. At bahala na mamaya kung ano kayang gagawin namin Daddy Ohms. Pagkaganda yung panahon, mga kadidit. Baka ipagpatuloy namin yung paggagawa ng daan dito sa taas. Yung right of way dito. Pero pag-uulan naman, sigurado tambay muna kami dito sa Kubo. At ibabalik na nga natin dito yung ating patuka. At yung makapansin yung gandang higa ni Concho. Concho, gininaw ka ba? Concho? 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 Ba? Di mo pinapansin, ha? Ilamig ka, Concho? Ha? Ilamig ka? Wala na si Tita Inday, nakauwi na. Wala na lalambing sa iyo, kundi kami. Ha? Nalungkot ka dahil nawala ng Tita Inday mo? Ha? Nalungkot ka? Ha? Oo? Ha? Babalik yun. Babalik ang Tita Inday mo. Ha? Concho?
Diba sabi ni Daddy, hindi rin magtatagal at babalik si Inday. Kaya huwag ka malungkot, babalik ang tita Inday mo. At yung ibang gamit pala ni Kainday, iwan pa dito sa baba. At yan, pati tinirsa nga kahapon, pinadala sa akin. Kaya sigurado babalik yun, di lang natin alam kung kailan. Second month, one month, third month, o one week, one year, ganun. Ngayon, may trim pa tayo ditong kape. Ito, at magkakape na nga tayo. Kape po tayo, mga kadew-dew, kadidit pala. Sarap. Pati mapasin yung teddy bear ni Kainday, oh. Yan, pinalihan talaga sa liig para hindi bumagsak. Binitay talaga ni Kainday bago umalis. At ngayon nga mga kadidit, nakatapos na tayo magpatuka ng manok at hindi pa tayo nakakatapos magkape. At ngayon, patsak natin si Team Kapanalig at nakagayak na rin sila. Napunta na sila ng pier para sumukay ng barko. At maya-maya maglilipit muna tayo ng ating mga kinain ng kahapon dahil yung kinain niya kahapon hindi pa namin naligpit dahil lakas nga ng ulan. Alam niya naman, yung ligpitan namin wala pang bubong kaya hindi makapagligpit pag naulan. Kaya maya-maya, diligpitan na natin. At ngayon niya, habang tulog pa si Daddy, magliligpit muna tayo ang ating mga plato. At hindi natin nakapagligpit kahapon. Ngayon lang tayo magliligpit. Ito. Ito. Ah, magaling pa. Ito natin sa baba. Balikan na lang natin yung iba. Ito po naman mga kadidit kahapon pa namin kinainan. Hindi na nakapagligpit kahapon dahil sobra yung lakas ng ulan dito kahapon. Dito. Kasi may kaldero, mga kaldero pa tayo dito na may kanin, kahapon pa kanin. Tuligpitan niya natin. Tapos itong kawali. Wow, bigat mo. Aba, babagsak to, ang bigat ah. Nabar muna natin tubig. Alright mga kadidit, at yun nga mag-i-start na tayo, mag-i-ligpit. Ito natin ang Max Glue. Diba na Max Glue. Okay, unahin natin yung mga plato. Naman mga kadidit, sana yung magligpit ng plato dahil nung kung nasa kapatid ko, gato ng trabaho pagkakatapos namin kakatapos ko magluto yun,
ako maliligpit. Nung bata-bata pa ako, tira ko sa kapatid ko doon sa Quezon. Doon ako tumira. Tapos umuwi ako. Nagtrabaho ko sa... trabaho sa Maynila. Tapos sa parte ng Cavite niyan. Naglulubas kami ng pinya. Doon na sa Q-Mart naman ako nag... tatalo ko ng pinya doon, nagtitinda. Nakabalat ako. Tapos sa aras din magbiyahe. Biyahe naman sa Puti. Tapos noon, nanawa ako doon. Nag-contraction naman ako. Yun, doon ako nagtaga sa contraction. Siyempre, pag nagko-contraction ka, kailangan maaga kang gigising, maliligo ka bago pumasok, magluluto. Kaya pag sa contraction, kailangan talaga maaga kang gigising. Tapos pagdating pa ng hapon, magluluto ka pa rin. Kaya wala kang kakainin pag hindi ka nagluto. Yan talaga ang buhay mo pag yung desidido ka. Kaya mong itagawid yung sarili mo. Kaya sa mga viewers natin dyan single, siguro alam nyo naman mamuhay ng mag-isa, no? Alam nyo nga patakaran na dapat nating trabahuhin pagkakauwi ng bahay. Hindi man, siyempre natural sa atin magligpit, maglaba, ganun. Kahit pa may mga asawa, natural sa atin yun. Pag may, kung sino may time, kailangan natin gawin yun. Shoutout sa mga viewers natin dyan na hindi kinahihiya kung ano sila. Natural lamang yan. Napasunuran lang po yan ang mag-asawang tao o kung binata ka man. Kailangan mo talaga trabahuhin ng ganitong bagay. Hindi lahat ng ganito pang babae. Pwede rin to sa lalaki. Dahil may sa ng babae, walang time sa pag-ayos, mga anak. Kaya na kailangan tayo magtulungan. Kaya kahit malayo kayo, kayo sanay na sa buhay ng gawain ng babae, kaya ka rin na ating gawin. Huwag tayong manatili sa isang trabaho. Dahil pag kayo nanatili sa isang trabaho, mahirap yun. Kaya kailangan lahat ng trabaho alam natin. Di po ba tama ako? Siksing mabuti para mawala ang germs. Sabi nga ni Inday, mababaguhan daw kami pag nawala siya. Sabi ko naman, oo naman, siyempre mababaguhan. Siyempre, nung siya nandito, siya nagluluto, siya nagliligpit. Pero paminsan-minsan, nagliligpit din kami pag yung busy siya. Kaya lang, sabi ko naman, nung unang wala ka pa, trabaho na rin namin yung ganyan. Kaya nga, sabi ko nung ilang araw nagluto, sabi ni Inday, sana all, hindi siya nagluluto. Sabi naman namin, sinasanay na namin dahil palis nga siya. Pero dati naman, kami nga ni Pareng Gauto lang nagpapalit sa pagluluto, pinilinis. Sika panalig nga, minsan nagiligpit, pagluluto, ganun lang kami isang team, tulungan. Ito, mapasin yung kanin, no? Kaso si Kuncho hindi nakakain ng ganito, eh. Kailangan taga kay Kuncho yung hindi bahaw na kanin. Kung gusto niya, may ulam din siya. Alam niyo na si Kuncho,
ito po ito, ang kakain yung ibang aso. Ayun na, kumali. Ayun, kailangan natin kidneys yung ating kaldiro. Wala na, still wala. Pero kung i-stock man natin yung ating kaldiro, malinis na siya. Ito po mga kaldiro, kaya umitim. Ginamit namin sa banahaw. Sinigang namin sa kahoy. Yan, kaya ganitong style niya. Pero dalhin namin ito doon, bagong-bago pa siya. Ganitong mamantika, kinakailangan nilalagyan natin ng max glue para matanggal ang mantika. Shout out pala dyan kay Parang Kautul, Kapanalig, kay Inday, ingat kayo sa biyahe nyo. Hindi nga tayo nakasama patuntag Iloilo, pero gusto ko sana sumama. Kaya lang hindi ako nakasama mga kadidit. Nag-birthday nga si Mother. Siyempre, kailangan namin magkakapatid. Sama-sama kami. Dahil doon nga rin gaganap sa beach. Kaya hindi tayo nakasama. Sabi ko, mahaba pa naman yung panahon eh. Hindi naman ngayon lang yung time na pupunta doon. Sasunod na lang po tayo sasama kanila. Tapos nga natin sabunin, ngayon naman babalawin natin. At ngayon ito, babalawin na nga natin yung ibang plato. Basa na tayo. Sa mga nagtatrabaho dyan sa mga restaurant, ganito lagi ang trabaho nila. Nagtatrabaho ko po naman sa isang restaurant, siyempre kanya-kanya kayong tuka, tagaligpit siya, isa tagaluto, ganun lang yun. Pero pag tayo po nasa bundok, lahat po ng trabaho natin alam natin, pwede tayo magligpit, magluto. Dito. Ito sa dito. Ayan. Imbas on dito. Okay, tapos na nga natin ligpitan. Alright mga kadidit, at ngayon nakatapos na tayo magligpit, at yan, nakikita nyo naman, ligpitan natin. Gusto ko lang po pala magpasalamat sa mga hindi nag-skip na mga ads natin dyan.
sa mga silent viewers. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. At dito na natin natapos yung ating simpleng video ngayong araw. Maraming maraming salamat. Takabot siyang sa dulo. At gusto kong pasalamatan at suporta sa Team Kapanalig. At ganoon din sa aking YouTube channel. Sa lahat ng mga viewers natin dyan, subscriber. Ganoon din po sa ating UFW. At lalong higit sa hindi po nag-skip ng ad sa mga silent viewers. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa masulok na mundo kayo naroon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sana palagi po kayo mag-iingat. God bless you po. Bye-bye.